tayo. 2022. Piesta rito, piesta roon. The entire Visayas and Mindanao, ang daming piesta, no? Mga kasama natin, di pa natin alam kung sila po ay taga Visayas o taga Mindanao, but ang alam ko lang na ang taga Mindanao ay itong kasama kong napakaganda. Mga kababayan, walang kaba, welcome po sa The Monitor ng PHLV Radio Las Vegas. Kagaya ng dati, i-entertain po namin kayo sa pamamagitan po ng mga talent, the singing talent of the Filipino music people. Hindi lamang siguro may mga talent sila na iba. At alam ko kung itong isang ito na guest natin, alam ko ang talent niya. Nagbubuhat siya ng bakal. Nagbubuhat ng bakal yan, no? Mamaya, pakinggan natin ang ating po namang mga kasambahay ngayon sa The Monitor. Welcome po sa PHLV Radio Las Vegas. Binabati po namin ang mga sumusubaybay sa atin na mga music people at yung mahihilig din sa mga kantahan. Kasi ang Pilipino, hindi nababuhay pag walang karaoke sa bahay. Boring. Kaya tayo, mga Pilipino, we love to sing. Sometimes, yung tayo mahilig sa kanta, pero yung kanta minsan hindi mahilig sa atin. Ano? Welcome po sa The Monitor ng PHLV Radio Las Vegas. At wala po namang pakundangang kami ay mag-e-entertain. Aliwin po namin kayo sa pamamagitan po naman ng programang ito, The Monitor, and with my partner, the beauty, siya. And the beast. Ako and the beast. Huh? Daisy Boelter, mga kababayang walang kaba. Daisy. Salamat, Rex. Napakagandang introduction. At before anything else, binabati po namin ang aming mga viewers ngayong araw na ito. It's Thursday once again. The Monitor is back sa inyong mga tahanan. At bibigyan po namin kayo ng entertainment, music, and laughter sa loob ng isang oras kasama po ang aming mga guests. Oh, isang oras diba? Kayo. Baka sumobra. Oh, yun na nga. Di bali na sumobra. Oo nga mga sumobra. Rex, itong ating mga guests ngayon, sila ang mga young ones. Tayong dalawa, the young ones. Once. O-N-C-E. Yeah. The young ones before. O-N-C-E. Sila O-N-E-S. Sila ang talagang the young ones. So, dapat pala medyo ano yung pagsasalita ko, medyo pambata rin. Pambata. So, oo. So hindi ko natatawagin mga kaibigan, sasabihin kong mga ka-Berks, andito po kasama namin ngayon sa The Monitor ang guwapo from Canada na si TJ Renz. Hi TJ. Hi po. Hi. Welcome ulit dito sa The Monitor. Salamat po. Nasa Canada ka ba? Nasa Canada. So, yeah, si TJ, kung nasa Canada, kung Bisaya ito, kanahan. Kanahan. Oh, kanahan. Kanahan. Welcome back, kanahan, TJ. Asan ka banda TJ sa Canada? Kasi ang lawak-lawak ng Canada. Nasa Calgary, Alberta. Okay, sa Calgary, Alberta, ang daming Pilipino dyan na sumusubaybay sa iyo, di ba? Marami rin po. Dami niyang fans, ano? At saka narinig ko noon sa pinakahuling bahagi nung nagkakwentuhan tayo dito sa The Monitor na nagtuturo ka ng musical instrument pati pagkanta. Di ba, TJ? Pagkanta po. Tsaka yung nagigitara. Gitara. Gitara. Alright. Anyway, balikan natin si Daisy Boelter sa pangalawa nating guest today sa The Monitor ng PHLB Radio. Daisy? Ito naman. Ito yung arranger ni TJ. Siya ay from San Francisco. San Francisco, California? Not California, no. Agusan del Sur. Agusan!
San Francisco, San Francisco, Agusan del Sur. Tawa si TJ. For the first time, let's welcome uli. Let's welcome to the monitor, Junrey Escobilla. Hello po, thank you po. Hi, Junrey. Hello. Thank you po sa... Good morning sa iyo dyan. Good morning, good morning. Good morning sa iyo. Tsaka, so, first time natin makita si Junrey, no? Escobilla. Oo, oh, first time. Naririnig ko lang yung pangalan niya kasi madalas binabanggit sa akin eh, ano, ni TJ. Sabi niya, ayun yung ano, magpa-arrange ka doon ng kanta. Magaling yun, magaling. Tapos sino yun? Pwede rin magpaayos ng buhok at saka makeup. Oo, oh, nagre-reband ako. Nagre-reband pala ito. Ibang klase. May parlor ka ba dyan? Nag-i-extend ako ng buhok. Ah, yung sabing, ang negosyo nito ay PMA. Pedicure, ano yun? Manicure, alot. Alright. Pwede, pwede, pwede. Daisy, sinong gusto mong unang tanungin about their music talent, Daisy? Itong ating singer, syempre. Mm-hmm. Itong ating singer. Kasi, ang pagkaalam ko... Di ba songer din si Junrey? Oo nga. Songer ka ba, Junrey? Oh. Songer, songer. Songer, songer. Palagay ko, pero kasi more on ano siya eh, instrument siya eh. Ah, okay. Pero kumakanta, syempre. So, itong si TJ, siya ang talagang songer. But at the same time, composer din. So, pagkaalam ko, si TJ kasi maagang sumabak sa singing contest. Ah. So, saan mo nakuha yung talent mo sa pagkanta, TJ? Sa... Bilahe ba kayong musikero? Hindi na, wala naman po. Pero yung mga yung tatay ko, magaling kumanta yon. Pero hindi yun nagiging musikero. Pero magaling kumanta. Pati yung nanay ko. Ilan dalawa, ha? Opo. Both. Oh. Eh, yun. Kaya pala. So, yung pagsali mo, sino naman ang nag-udyok sa'yo na sumali sa mga singing contest? Udyok, ha? Mama ko. Siyempre naman. mama ko po. Nung, ano, mga ganun. Mama ko po. Pero nung nasa high school. Nung high school ako, eh, talagang pinapasali lang ng mga kakla, mga sa klase. Sa mga pero nung pag wala ng klase, mga summer, ganun, eh, mama ko po ang nag-udyok sa akin. Ang tawag pusher. Ang tawag doon, pagka ang mama ang kasama lagi sa mga... Stage mother. Ano ito? Stage mother? Stage mother. Stage mother? Oo. Para bang si ano? Para bang si Daisy? Stage mother din? Ay, wala sa anak ko. Wala hindi, sila? Hindi sila nag-singer. Marunong silang kumunta. Mga ganda ang boses nila. Pero hindi ko na pinag-singer. Okay. Ayos. Pero sayang, no? Andiyan pa naman ang stage mother natin. So, let's go back to TJ. Narinig ko, nagbubuhat siya ng bakal. Parang ano to eh. Si Superman. Nagbubuhat ng bakal niya kahit walang jack. Ha? Grabe, ha? Oh. Ay, okay, tamo naman yung muscle ni TJ, oh. Mechanical ano pa yan po, eh? Magaling... Po. Magaling sa taekwondo. Ano bang pinag-aralan mo, TJ? Aside sa pagbubuhat ng bakal? Judo. Judo. Naku, judo. Rex. Don't mess with TJ, ha? Magaling sa judo. Judo? Black belter. Di naman. Pero marunong kaya ko lang i-depend sa sarili ko. Yeah. Kaya hindi naman ako black belter. Pero yan tagang kuya kasi marunong din. Halo-halo lang ba? Yeah. Hindi ako black belter. Pero kaya kong i-depend sa sarili ko. No, siyempre naman. O, siyempre. Kailang i-depensa mo yung sarili mo kung maraming babae ang sasabak sa'yo. Yeah. Sinabi ko ng babae dyan, you have to defend. Sasabak? Ano klaseng sabak? Sabak na upuan? Sibuano, o ano? Sabak dito sa lap. Ha? Lap dance. Oh, yun. Pero sa Tagalog, mapasubok at mapaaway ka, napasabak ka sa napasabakan. Yun ang diferensya ng Tagalog at saka ang... Laki ng diferensya, no? Sabak, sabak, pagani. Sabak, sabak. Okay. Balikan natin si Junrey Escobilla. Kasi Junrey.
Narinig ko si Junrey ay nag-asawa na last week. Ha? Nag-asawa na daw? Last week? Narinig ko yun ha, kay TJ. Gilibak-libak de ka ni... Submarites kayong dalawa, ha? Submarites, ha? Submarites kayong dalawa? Tama ba yun, Junrey? Nag-asawa ka na last week? Last 2007. Naku, matagal. Parang last week lang din eh. Oh, parang last week lang din, no? Parang last week lang din eh. Fresh na fresh pa. Oh. Ay nako, grabing marites itong si Rexo. Gawa-gawa ng kwento pati. Narinig ko kay TJ, no? Nag-text sa akin. Hindi lang, basta pala ito nagmamarites. Gumagawa pa ng... Soymaker. Okay. Nako, ha? Ang t-shirt ni Junrey represents BBM. Love. Ha? Yan. Yep. And then love. Yung suot naman ni Daisy represents Dilaw 1. Ang suot naman ni TJ ay Black Belter represents... Parehas kayong dalawa. Ano ba yan? Ukraine? Russia, Karex. Okay, balikan natin si Junrey Escobilla. Daisy, go. Yes, Daisy. Itong si Junrey, first time niya dito sa atin. So Junrey, pwede mo ikwento sa amin paano ka nag-start ng iyong kasi nabanggit mo sa akin kasi na nag-start ka pagtugtog ng mga musical instrument. Pero meron bang ha? Oh, kami pa. Pero kaming dalawa lang naman ang nagmarites. Okay. Oh. Hindi kami lalaki. Oh, babae lalaki. At saka wala kaming pinag-usapang ibang tao, kami dalawa lang. Hindi tulad nyo. So, Junrey. Sagutin mo, Junrey. Sagutin mo. Pisa na anong instrument ang una mong nakahiligan? Ano po? Gitara. Gitara. Ah, gitara. Basta Bisaya, gitara, Juna. Ah, yung papa ko, gitarista eh. Yeah. Gitarista yung papa ko. Pero yung ano lang, basic lang, basic. Mm-hmm. At nahawa naman ako. Nahawa. Mm-hmm. Pag nasa simbahan kasi, kadalasan banda ngayon, nasa simbahan galing eh. Mm-hmm. Yeah, oo. Diyan natututo. Yeah, totoo. Kasi may instrument. Ay, oo. Parang yun ang kanilang nagiging foundation. Mm-hmm. Tugtog muna sa simbahan. Mm-hmm. Ah, hanggang ngayon naman. Tugtog din sa simbahan. Until now. Tumutugtog. Until now, nasa simbahan pa rin kasi ayan, mm-hmm. Hindi pwedeng iwan ng Panginoon eh. Pero yung ginagamit mo hindi na gitara. Keyboard. Ito yung pinaka last na natutunan ko. Mm-hmm. Kasi yung keyboard. Kasi mm-hmm. sa simbahan namin dati walang nagki-keyboard tapos may mm-hmm. keyboard. Inaral ko na lang, kausuhan na ng YouTube noon eh. Yeah. Medyo, totoo yan. Nasa YouTube na lahat halos ng tutorial eh. Mm-hmm. Ayun, hanggang sa naging major ko na. Mm-hmm. I see. Pero yung sa Bahrain ba, gitarista ka doon? Kasi parang may nakita akong video mo na nagigitara ka. Keyboard yun, ano, ginawa ko lang parang keyboard gitara. Keyboard na rin? Binuhat ko lang yung binuhat yung keyboard. Step. Sira na talaga ang mata ko. Binuhat ko lang yung piano nun. Yung keyboard na pagkamalahan kong gitara. Ganun eh, pag nagsosyo eh. Pag nagsosyo eh. Ganun yung ginagawa namin. So, paano ka na nakapag-abroad, Junrey? Ikaw ba naimbita ng isang banda to join them? Ano po, nung nandito pa ako sa Agusan dati. Nasaano na ako eh. Isang sikat na banda rin dito sa San Fran, sa Agusan. Agusan Mars Band. San Fran. San Fran. Oo. Mm-hmm. Tapos mga 7 years ako nagtrabaho doon. Mm-hmm. Tapos may taga Maynila na kumuha sa akin mm-hmm. na gustong mag-abroad din. Invite ako. Yung pala, ay yung Sentido yun. Sentido na grupo sa Maynila. Mm-hmm. Sikat din sila ngayon sa Maynila. Mm-hmm. Matagal ako dun. Kaso hindi naka-abroad. Kaya naghanap naman ako ng ibang banda mm-hmm. para makapag-abroad. Ayun. Mm-hmm. Na... Ano mga specialty mo na music? Iba't ibang klase kasi ang music ngayon eh. At saka yung nakaraang mga taon. Mm-hmm. Ano specialty mo, Junrey? Sa ngayon, variety po ako eh. Mm-hmm.
kailangan mag-variety kasi iba-iba yung kasama. Yeah. Yeah, that's true. Mm-hmm. Kasi dapat, pag nag-focus ka sa isang ano lang, kunwari, nasa jazz ka, tapos yung nag-invite sa'yo, R&B. Nako po, delikado. Kaya ginawa ko, nag-variety na lang para mas maganda. Mas maganda. So, marami pa kaming question para sa iyo, Junrey, pati kay TJ. Subukan natin kung ready na ba si Daisy Boelter na i-introduce ang first performer natin sa The Monitor ng PHLB Radio Las Vegas. Introduce na natin siya kasi nagmamadali na, lalo na si Lolit Drilon. Laging nagre-reklamo. Ang tagal daw. Nagre-reklamo na. Wow. Nagre-reklamo siya. Dugaya ba na? Uy! Okay. So, si TJ po. Ang kanyang pangalan, Terry Baya. So, as in TJ Renz, diyan siya kilala sa pangalang TJ Renz. Mm-hmm. Siya ay certified heavy duty mechanic and a licensed safety inspector who has a great passion for music. Mm-hmm. Business graduate din siya at criminology graduate. Mm-hmm. Nag-start ang kanyang singing career. Criminal. Yeah, criminal siya. Oh, wow. Wanted. Criminal. Nag-start ang kanyang singing career at a young age sa pagsali sa mga amateur singing contest. Pero dahil sa poverty, hindi siya nakapag-focus sa kanyang singing career nang hanap buhay siya. In 2017, na-discover niya ang Smule, ang app na Smule, at doon kumanta siya, nag-perform siya ng mga music covers na sumikat sa Facebook. Right. So, after a year of making covers, nag-decide siyang maging serious sa kanyang pagkanta. At doon nag... Relationship. Relationship. At pupunta tayo dyan. Sa kanta muna tayo. Seryoso na siya ngayon sa kanyang career. Nag-decide siyang maging seryoso sa kanyang career. Okay. At nagawa niya ang kanta, ang unang kanta na ang pamagat ay Girl of My Dream. Mm-hmm. Na kung saan inirelease niya sa kanyang Facebook page in 2020. So mga kaibigan, mga ka-Berks pala, pakinggan po natin si TJ Renz sa kanyang komposisyon and arranged by Junrey Escobilla. Ang pamagat po ay Girl of My Dream. Our faith that she and I will meet again, patiently waiting for a distant time to be mine alone, to cherish her all my life. How fortunate I will be having the girl of my dream, decorating my life at its best. I will always love her more than the best I can do, like a dream that never ends. The right time to hear her sweetest
sweet old sincerity. I keep on dreaming, I keep on praying, and ask a God to give her to me. How fortunate I will be, having the girl of my dreams, decorating my life at its best. I will always love her more than the best I can do. Like a dream that never. My dreams. Yes! Naku, TJ. Sino kaya? TJ, itatanong ko yan, TJ. Masyadong ano eh, masyadong... Pinariringgan itong TJ. Oo, naku. Ha? Yan ang itatanong ko sana, sa kanya sana, Rex. Ayoko para kanino yung... Ayoko nang pumalakpak kasi na-intriga ko siya sa girl-girl na yan. Ha? Ha? Para kanino yung girl, TJ? Nahanap mo na ba yan? Huwag mo sagutin, TJ. Alam mo kasi pag sinagot mo yan, magiging cheap boy ka. Cheap ayun. Boy. Naku, bakit naman? Huwag mong sagutin yung
mga ay. Question ni Daisy S. Boelter. Sus, kayo talaga Marites mga lalaki. Marites din yan. Kayo talaga mga lalaki, pamisteryoso pa kayo. Eh. Pamisteryoso pa ang dating. Oh, iba. Siyempre, iba. Kasi, ano ba ang girl of my dream mo, TJ? Ano yun? Oh, yun. Pwede mong sagutin yan. Huwag yung sino. Ano lang yun? Imagination lang yun. Paano mo ini-imagine ang girl of your dream? Lang kaya naman buo. Kasi pag composer ka, kailangan mong mag-imagine. Kailangan mong parang bigyan ng buhay yung ginagawa mo. Kaya, paano nagiging ito? Ini-imagine mo yung girl na gustong-gusto mo. Yes, ganun. Pero hindi pa nahanap. Hindi pa nahanap. Hindi pa nakita. Ayaw sa pagod. Hindi pa nakita. Ikaw naman. Hanap ka ng hanap. Hindi pa nga nakita. Ingat. Ingat, tol. Ingat. Oh. Anong gusto ni TJ na matangkad or medyo... Tamo to. Kasasabi ako Marites, pero siya number one. Anong gusto mo? Medyo chubby or slim? Or... Oh, siyempre slim. Ano? Slim, siyempre. Siyempre slim. Bastos. Alam model. Model slim. Tesla. Modeliver of tubig. Tubig. Modeliver of tubig. Daisy Boelter. Okay, Daisy. Dito tayo sa arranger, composer ni TJ. Ni TJ, They're very close friends, no? Oo. Mas maganda kasi Daisy na yung mga musicians natin na yung bang meron silang close relationship. Ay, sure. Dapat. Para maganda yung kanilang ano. Yung maganda yung chemistry nila, no? Yeah, that's true. Kahit na sa broadcast industry, pag may kasama ako on the air, mas maganda ang chemistry namin. Magki-click yun. Now, balikan natin si Daisy. Ususuhin natin si Junrey. Dito naman tayo makipag-marites kay Junrey. Paano kayo nagkakilala ni TJ Junrey? Paano Penpal. Nag-start yung relationship niyo? Nag-penpal? Grabe. Uso pa. Anong year yun? 19-kukung-kukung pa yung penpal. Oy. Okay. Sige. Sige na. Sasagutin ko na paano? Po ba? Sagutin mo. Sandali. Sino ba ang lalaki sa inyong dalawa? Sinong lalaki? sige. Parang both side yata. Palitan ba palitan? Alright, sige Junrey. Ay, ito yung nagkakilala kami ni TJ doon sa yung cousin niya. Si Jason Cañete, vlogger din, si YouTube vlogger din. Na singer din, kumakanta. Si Tol TJ nagpapagawa ng nagpaparinsang ng kanta sa kanya. Then sabi ng kasi niya na si Jason na sa akin nga daw, sa aming dalawa ni Jason. So ako yung gumagawa ng music, nare-record yung music, tapos si Jason yung gagawa sa vocal. So doon kami nagkakilala ni TJ. Hanggang sa naging close kami. Iba si TJ kasi mai-in love ka kasi. Kita mo, may nababakla ka. Meron akong feeling talaga na mai-in love ka kay TJ. Ha? Ano siya? Mabay si TJ. Halos mabay oras-oras TJ. Tumatawag yan. Oras-oras tumatawag yan. Di mo pwedeng hindi kausapin kasi makulitin in a right way. Alam mo, yun gusto niya maging close kami. Yeah. Alam mo, Junrey, ang mga performers kasi, pati yung mga talent na ganun, pag may pumasok sa utak nila, especially mga bagong komposisyon, they have to call immediately. Right there and then. Ating taga Bohol, na nandito na ngayon sa California, si Jimmy Borja.
Pagka may bagong pumasok na composition, alam mo naman si Jimmy, he's been composing songs, yung ano ko, ha? Mga 400 songs na yata, no? Sobra-sobra na, dami na nang kinumpos ni Jimmy Borja, and marami na ring mga performers na kinanta niya ang mga composition at saka mga arrangement. Like ikaw, pagka tumawag si TJ sa'yo, Junrey, kailangan talaga sagutin mo. Baka may bagong kanta. Bago, lalo na mga linya, lyrics ng song, at saka yung tune, approach. Opo. Diba? Yeah. Please continue, Junrey. Yeah. Anong experience mo doon sa yung... Yung first, Junrey? Naranasan mo? Yung... Yung ginagawa niya kasi ginagawa ni TJ, pag may nakumpos siya ganun, parang first verse, second verse, sinusulat niya agad, sinesend sa akin, tapos ginagawa niya ng tono hanggang sa mabuo na yun lahat. Totoo, mabuo. Nagpapatulong siya, tol, anong gagawin ko rito, ganun. Tapos ang ginagawa niya, ang pinapagawa ko sa kanya, i-send mo lang, gigitara ka lang, tapos kakantahin mo. Tapos send mo sa akin. Ako na bahala kung anong gagawin ko doon. So pag may nagawa na akong intro or ganun, sinasabi ko rin sa kanya kung okay lang ba. When was that? Kailan to nangyari? Junrey and TJ? Last year ba yun to? Last year lang. Wala pa isang taon. Last year lang kami. Wala pa isang taon. So TJ was in Canada. Wala pa. Samantalang si Junrey ay nasa Metro Manila. Right? Agusan. San Francisco. Wala ka sa Metro Manila ngayon. Nasaan ako? Nasa San Francisco. San Francisco. San Francisco. Okay. San Francisco. Purok 6. Purok pag yun. Purok 6. Oh, pero nung nagkakilala kami ni TJ, nasa ako noon sa Tandag. Sa Tandag, Surigao del Sur. Kasi Surigao. Surigao. Nasa hospital yung anak ko noon . Nasa hospital kasi may sakit sa puso. Doon kami mas lalong nag-close ni TJ kasi... matulungin si TJ. Padala ng padala yun . Ang daming napadala sa akin yun. Kaya ginun yung ang gan-gan ng loob ko sa kanya. God bless. God bless, TJ. And God bless you more, TJ. Oo, God bless talaga, TJ. Maganda yan na at least the relationship ninyo as both of you are music people of the Philippines. Kaya si TJ kumakanta, nagko-compose, nag-a-arrange, ikaw naman, nag-a-arrange din naman ng music. So, meron ka pa idadagdag dun sa tanong ni Daisy Boelter, Junrey? Ano nga ba yan? Tamo? Tamo? Nawawala sa sarili si Junrey. Nagbibigayan lang kami ni TJ sa mga... Di ba, tanongin na lang natin siya ulit mamaya. May gusto akong itanong kay TJ . Kasi yung pag-deliver niya sa napanganga ako yung pagkanta niya sa Girl of My Dreams. Napangangasap ko, aba, masyadong makabagbag damdamin ang delivery ni TJ. Parang may pinaghuhugutan, TJ. Talagang feel na feel niya yung kanta. Kung sa Bisaya, parang nakahubo ko. Nagkaihihi na po, Garex. Hubo. Nakahubo-hubo na ko. Daisy, si Junrey ba ay kakanta o tutugtog? Tutugtog siya. With TJ. Pero back up siya kay TJ. Back up. Okay. So bali itong second song nila, ganun ang gagawin nila. Second song both TJ and Junrey. Yep. Wag na tayo magpick pa. That's right. Yeah. Tira na. Mga kaberks. Ito na. Panoorin natin sina TJ at Junrey sa kanilang composition at arrangement na pinamagatang I Want You to Know. Thank you.
sincere my intention. I can wait forever and till you came back in my loving arms, sharing our dreams once again. I want you to know. What is it? Alam mo, si Lolit, nakita ko sa video, pumapalakpak siya ngayon. Ha? Thank you very much, Lolit Brilon. At saka si fan, number one fan yan eh. And si Phoebe Mateo, pumapalakpak sila sa performance ni Junrey Escobilla, EJ. No? Uh-huh. Iba talaga ang technology ngayon, no? Napapanood mo rin yung mga nanonood sa atin. Thank you very much. Okay, balik tayo kay Daisy Boelter. Yes. Ano about yes? Sa kanta. I want you yes, to know. Yes, not no. Oh, I want you to know. I want you to know. Yes, I want you to know. Ano yung kantang, ano ang kanta? Ano yung tungkol sa kantang yan? Ito, gulo kasi nito ni Rex. Ano ang tungkol sa kantang I Want You To Know? Anong pungkol? Ano na buo yan? Ano ang pungkol? Tungkol, hindi pungkol. Tungkol. Sige. Ginugulo ko na yung utak ni Daisy. Oo nga eh. Damadali pa naman akong magulo. Oh. Sige. At TJ. Ikaw muna, TJ. Pakisagot. I want you to know how deep is your, my love. I want you to know how deep my love goes. Ganun ba? Diba? Parang tungkol yun parang sa ano. Kung gaano kalalim. Love song pa rin. Karugtong pa rin yun sa The Grove of My Dream. Yung mga kanta ko naman, mga dugtong-dugtong lang yan eh.
Ooh. Kaya nga eh. Kasi may mga sequence kasi yan, kasi pag hindi ako magsi-sequence, hindi ko mapipil. Ano? Kailangan kasi isi-sequence ko yung mga kanta ko. Magkakarugtong siya. Aha. Nakita, nabasa ko na yan sa pakikipag-ugnay namin and interview ko kay Jose Marichan. Si Jose Marichan, ganun din ang style niya. Merong kasunod. At saka yung kwento ng isang beautiful girl ay sinundan na naman ng isang kwento ng isang, kasi ang babae karamihan pag kinantahan mo nahuhulog sa bangko, di ba? Nai-in love syempre. Yun, ganun. Kung maganda ang boses, ha. Oh, siyempre, TJ ba baka naman, at saka Junrey. Kantahan mo ng rap, boses, naku, Diyos ko. At saka Daisy Boelter ba naman? Okay, Daisy. Mm. Let's go back to Daisy. Yeah, nag-ano na nga ako eh. Iniisip ko nga, bakit itong mga kanta ni TJ? Parang may relation sa isa't isa. So that answers my question na karugtong pala talaga. Mm-hmm. Mm. Pinagtugtong-dugtong niya. Mm-hmm. Girl of my dream, I want you to know. Mm-hmm. Ganun. Isang babae lang yan. Isa lang babae? Isang babae? Are you sure? Lang yan. Are you sure? Isa lang? Isa lang yan. Isa lang. Ha? Nag-iisa lang masyado, yan. Nanonood masyadong malihim. Malihim si TJ eh. Oh. Baka nanonood siya sa atin, TJ. Batiin mo nga. Wala na yun. Wala na eh. Ah, wala. Ayun! Iba na. Ayan. Iba na. Ibig sabihin meron. Debatiin mo lang kahit na huwag mo i-mention. Mga nangyayari na kasi yun. Nangyayari na kasi yun. Tapos ano yun, nakirugtong. Ayan, ganon. Ano nangyayari na yun? Okay. Batiin mo tol, tapos lagyan natin ng ano, instrumental background. Pero sa totoo lang, ang ganda ng, I mean, yung chemistry niyong dalawa, maski sa pagtugtog, ang ganda. Ang galing mo palang tumugtog, Junrey. Mm-hmm. Ano, glory to God. Magaling talaga yan, magaling. 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 And to think, nag-start ka bilang gitarista, mm-hmm, bago ka lang lumipat pagiging keyboard, keyboardist. Mm-hmm. Ano, sa ikli ng, tama ba, Rex? Ikli, iksi? Depende sa ikli ng panahon. Size. Ikli o maiksi, depende. Oh, patatama ka. Ako yung tawa ni Junrey. Sa size, siyempre, sagutin kita. May eggsy ba o may clay? Depende sa size. Na? Ang paggamit, ang ibig kong sabihin. Ah, yun nga. Paggamit. Tama ba? Tama ba yung word na gamitin ko na sa ikli ng panahon? Pwede rin. Magaling na siyang tumugtog ng piano or keyboard. Mm-hmm. So he is really a talented guy. Mm-hmm. Ang kulang na lang Junrey, marinig ka naming kumanta. So next time kumanta ka. Yeah. Ganda 'yun. Sa ano, sa kaibigan na kanta namin ni TJ na ano 'yun, parang tungkol sa amin din, isa sa kanta niya. Oh, na hindi pa na ano, hindi pa na buo. Andiyan na, may na-record din namin kaso wala pang video, hindi pa namin nani. Ah, hindi pa nagawa ng video. No, si TJ na magkwento niyan baka. Mapangunahan ko pa. Meron akong tanong kay Junrey and TJ. As of this time, ang layo ng Canada and San Francisco dyan sa Mindanao. Paano kayo nakagawa ng isang video for songs that you arrange and compose? Ako po sasagot? Sure. Ikaw. Talent po yan eh. Ang ginagawa ko kasi, nire-record ko yung ano, ginagawan ko muna siya ng instrumental, tapos pagkatapos send ko sa kanya, tapos ipapakanta ko sa kanya yung kanta niya. Yung guide niya yung instrumental, pero yung instrumental hindi ko re-record, yung boses niya lang. Aha. Through Telegram lang kami na gano. Ako yung ginagamit ko yung ano, computer niya doon sa Canada. Technology. Tapos transfer ko sa laptop ko, record ko na naman. Pagdating doon sa video, ano lang ginagawa namin doon eh, kasi complete buo na yung kanta. Mm-hmm. Sabi ko, na lang. Oh, i-sync na lang. Sync na. I-play mo sa cellphone mo sa headset. Tapos
gawa-gawa ka na lang ng ano diyan. Yeah. Kasi ganun naman yung TV. Yeah. Yung TV. So, hindi mahirap for both of you, lalo na ngayon ang technology ang galing na, no? So, okay. So, magagawa ba natin ng ganun din si Daisy Boelter and TJ? Magdo-do it sila? What do you think? Kasi ginawa na ni Daisy yan, pati ni Dante. Sure. Gawa ka na ang kanta, TJ. Mag-duet tayong dalawa. Yeah, original na composition ni TJ. Para meron tayong OPM. Original, OPM. Sige. Kasi anyway, mahilig sa hugot song ito eh. So... Ganon kasi mga kanta ko eh, hugot song. Doon talaga linya ko eh. Pero iba yung kaibigan natin, tol, kasi mabilis yun eh. Ah, yung kaibigan. Tong niya na maganda, mabilis. Iba yun, ibang kagaya. Okay na ba? Parang, maski itong kanilang kantang I Want You to Know, hindi siya slow. Medyo, may beat siya. May beat. But then, maganda. Maganda. Ang pagkakagawa. Maganda. Thank you po. Yeah. Mga kababayan, walang kaba. Kayo po ay nanonood sa The Monitor. And ito pa naman ay mga Philippines music people. They are from the Visayas and Mindanao. And both of them are very close friends. At saka meron silang coordination in music production. Si TJ na sa Canada, si Junrey Escobilla naman ay nasa Mindanao, sa San Francisco, Agusan del Sur. So, yes, iniimbita namin yung mga ganitong pagkakataon, kayong mga music people, sikat ka man o hindi, gusto namin kayong marinig from your end kung ano na ang progress ng inyong pag-aaral in music composition, music singing, and instrumental. Kasi may maraming instruments about music ang pwede mong gamitin. From strings to horns through wind. Marami. No? Maraming mga instruments ang nagagamit natin in terms of music. Hindi lang kantahan, kagaya ngayon. Junrey, hindi siya kumakanta. But TJ sings. Tingnan natin si Daisy Boelter kung handa na ba ang pangatlo nilang performance today sa The Monitor ng PHLB Radio Las Vegas. Daisy? Of course! Handang-handa na. Mm-hmm. Pero itong kakantahin nila ngayon, ang nag-compose nito ay yung taga-Saudi, si Mau Luna. She's supposed to be here with us, pero since madaling araw doon, so excuse siya. Mm-hmm. So, ito ang i-play natin sa kanila ngayon. Paparinig natin sa kanila. Arranged by Junrey and at syempre si TJ ang kumanta. So, mga kaibigan, once again, let's welcome Junrey and TJ sa kantang Kung Kailangan. Nagawa mo na saktan ang damdamin ko, ngunit tinitiis ang kirot na dinulot mo. Nagawa ko na ang papel ko sa'yo, kaya't ganito na lang kadaling paluhain ako. Maari mo akong saktan, aking titiisin, dahil mahal kita, lahat tatanggapin. Kung kailangan sa'yo ay magpaalam, gagawin kong talagang ayaw mo na. Thank you.
sa harapan mo. Halos lumuhod at nagmakaawa sa'yo. Saktan mo na lang, wag lang iwan ako. Ako sa iyong tabi, ipagtulakan mo man ako papalayo, wala kang maririnig mula sa labi ko. Maari mo akong saktan, mahal kita, lahat tatanggapin. Kung kailangan sa'yo ay magpaalam, gagawin kong talagang ayaw mo na. Magtitiis dahil mahal na mahal kita. Kailangan magbayad ng utang. Magbayad ka na. Wow, ang galing. Kung ha? Kailangan. Alam mo yun. Sinong nag-compose ito today? Si, di ko na kuho yung pangalan niya. Si Mau Luna. Si Mau, Mau Luna. Mau. M-A-O. Actually, Marie Chris siya. Marie Chris. Marie Chris. Ang pinay niyang pangalan is Marie Chris Simon. Mm-hmm. Parang alias niya siguro yung Mau Luna. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang sabi niya sa akin, kasi nakausap ko siya, yung mga mahilig siyang gumawa ng mga love story eh. Mm-hmm. Parang pocketbook pa. Mm-hmm. Tapos parang nakahiligan niyang gawa ng kanta yung mga love story ginagawa niya. Mm-hmm. Sa yung kung kailangan, isa ito sa mga nagawa niya. Mm-hmm. Kaya yun ang pinakanta niya kay TJ. Mm-hmm. But Marie Chris is very young pa, di ba, TJ? Mm-hmm. Bata pa yun. Mga bata pa. Parang, 21 lang yata. Hindi, mga, hindi naman, mga 25. Mga 25. Ah, 25. Ah, okay. So, para napakabata pa, pero talented. So give us, TJ, about this lady, Mau. Marites ba siya? Marites. Marites, hindi. Tayo yung Marites. Tayo yung Marites. Marites. Tell us about her, TJ, or si Junrey, kung kilala niyong talaga itong nasa Saudi ngayon. Ako po, ang nakakilala sa kanya. Kasi kilala siya ng pinsan ko. Tapos ngayon, gustong magpatulong kung paano mapa-arrange yung kanta niya. Ngayon, nag-message sa akin. Sabi ko, depende kung sinong arranger ang gusto mo. May mga mura lang naman. Mayroon ding mahal, mayroong mura. Depende. Mm-hmm. Ngayon, parang natahimik siya. Tapos, pag ako nag-contact sa kanya. So, kailan, saan yung kanta mo? Mm-hmm.
Tapos sabi ko, may nana, mayroon akong pwede mag-arrange na mura lang. Tapos ayun, si Junrey ang, ito Junrey ang ginawa ko. Ay, ayun, doon kami nag-umpisa. Hanggang sa, doon nag-umpisa yun. Tapos hanggang na, na-record po namin. Taga saan si Marie Chris? Taga Isabela po siya. Isabela. Okay. Isabela. Alright. Okay. Kaya tawag doon, kung taga Isabela ka, si Marie Chris ay bata pa si Isabel. Yun ang pinaka, bata pa si Isabel. Yun ang pinakamatagal naming record ng kantang yun. Ha? Bakit? Halos susuko na ako dyan. Hirap na hirap ako dyan. Talaga? Anong title na susunod na gagawin mo for Marie Chris? Mayroon yung Desperado. Mayroon siyang pinapakanta sa akin, Desperado. Pero original Filipino music. O rin po. Oh, yeah po. Yeah. Kasi mahilig siyang magparody, kaya lang hindi ko tinatanggap yung parody. Sabi ko, ayoko. Oh. Yeah, di talaga, ayoko talaga sa mga parody. Gusto mo mga inspiration na mga gusto ko yung gawa talaga natin ng sarili, hindi ko yung ayoko yung mga gagamit ka lang ng mga melody ng iba tapos lalapatan mo ng lyrics. Ayoko ng ganun. Gusto ko yung kasi parang original talaga. Nakaka-insulto kasi sa composer yun eh, kasi kami mga composer hirap na hirap kaming lapatan parang isakto yung kung paano namin ginawa yung ganda, tapos ngayon lalapatan lang ng ganun-ganun. Hindi, kaya ayoko. Kaya ayoko, sabi ko kay Mau, ayoko ng ganun. Sabi ko, yung gusto mo, original, tapos yan. Kaya, ayun, sabi niya, gumagawa talaga siya ng original. Pero dati yung una, mga parody yung mga in-introduce niya sa akin. Sabi ko, ayoko ng parody. Paro-parody, ang alam namin. Parody, paro-parody. Oh. Paano yung paro-paro, G? Daisy? Pakita mo nga. Paro-paro, G? Ayoko nga! Ay, napaka-sexy talaga ng balikat ni Daisy Boelter. Nakayon! Pugong edad! Pwede lang pisil-pisilin, no? At amoy-amoyin. Amoy-amoyin. Pisil-pisilin. Ganda. Okay. Anyway, balikan natin. Sinong gusto mong tanongin na naman, Daisy? Si Junrey or TJ ulit? Sino ba sa kanila? Maghumpiang, be? Kumpiyang. Siya na lang kasi marami na ang tanong sa akin, Takot si TJ tanungin eh, kasi sigurado about na naman sa kanya. Girl of my dream. Takot mahuli. takot magkamali ng sagot. So, Junrey, itatanong ko sa iyo yung mga tanong ko rin sa mga iba kasi siyempre curious din kami. Anong nangyari sa iyo during the lockdown? Hindi ka na bumalik sa abroad? Dito, nag-stay ka na lang dito dyan sa inyo, sa Agusan? Opo, kasi yung anak ko na in-admit sa hospital sakit sa puso. May butas. Kaya hindi ko pwedeng iwan kasi hindi ko alam kung ang hirap pag malayo. Ayos naman siya ngayon. Yeah. Junrey. Opo, okay naman po. Si Otol TJ, ang dami natulong sa akin yan financially. God bless. Si pang sa hospital, sa mga resita, dami. Kaya yun, isa sa mga reason na hindi ako umalis. At saka, nag-try ako magpaalam. Ayaw pumayag ng Mrs. Crowd sa anak ko eh. Kaya, di na rin ako umalis muna. Nag-focus na lang muna. Mabait ako sa... na asawa. Opo. Mabait na asawa. Mabait na asawa. Kaso minsan nagsiselos na. Aha. Siyempre. Pinagsiselosan na kami ni TJ minsan eh. Sabi ko na nga ba sa inyo eh. Totoo. TJ na no. Pag nag-ring yung phone, alam ko TJ yan. Okay lang. Hindi na nagsiselos sa babae, sa lalaki na eh. Yung relationship ng mga music people, music men, music women. Kailangan, Kailangan talaga very close para magkaintindihan kung ang direksyon ng mga composition, arrangement ninyo, pati especially mga lyricist
ibang klaseng talent yun. Mahirap yung... Yeah, mahirap yun eh. Yeah, mahirap yung... Tapos lalapatan mo pa ng melody. Naku, kailangan magtugma yung melody doon sa ano. Tapos kailangan mag-rhyme din yan. Kasi pag hindi nag-rhyme, hindi rin maganda pakita. Oo, dyan magaling si Utol TJ. Ayos. Kaya yung babae, ano? Sinong babae? Ano? Kaya yung babae. Sino yung babae? Laging nakaabang kay TJ. Sa mga lyrics. Sa mga lyrics niya. At least lyrics lang ang inaabangan. Depende. Itong aking kasama dito. Itong aking kasama dito. Talagang inaabangan. Talagang malapyanan. Bago tayo magchismisan dito sa PHLB Radio Las Vegas, The Monitor, may isa pang kanta, di ba? Yeah, oo. Meron pa isa. But before that, Daisy, before that, pakinggan natin muna itong dalawang guests natin sa mga shout-out nila kasi alam natin na marami sumusubaybay sa kanila here sa The Monitor. Okay, Daisy. Oh, unahin natin si TJ kasi 2,000 plus ang subscribers nito sa YouTube channel niya. So, all right. TJ, go TJ sa iyong shout-out. Shout out sa mga aking mga kamag-anak, mga kapatid, pinsan, pamangkin, at sa aking mga kaibigan, mga kapitbahay. Ang Negros. Yeah, taga Negros. Taga Negros si Lesel Bainosa. Lagi very, very supportive yan sa akin. Saka yung pinsan ko na si Inday Tisay, Bisaya. Ano din siya? Singer din. Performer yun na sa Japan dati. Tapos si Ate Maya. Yan. Napaka-supportive sa akin yan. At saka yung kaibigan niya na ayun, namatayan nga rin ng anak ng karang araw lang. So yeah. Sorry for that. Sure. At saka yung sa lahat po na mga sumusuporta po sa akin, mga marami po sila, hindi ko na kayang isa-isahin kasi marami sila. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Alright, sige. Ayun, from TJ with love. Balikan natin si Junrey naman. Yeah, Junrey. Ayun, unang-una, ano, shout out sa ano, sa family ko. Check nanonood din sila. Oo. Si DC Escobilla, I love you. Tsaka ano, si Princess, si Jade, si Jandy, at saka ano, si Leonisa Jane. Shout out din sa ano, sa mama papa ko doon sa Tandag. Alam nila na ano eh, live ako ngayon. Yung mga church members mo, mga kasama mo sa church. Opo, yung ano, PSG band na kasama ko sa church. Then shout out kay Jekin, kay Rich Boy, kay ano, Joshua. Mga galing na banda din yung mga yan. Tsaka yung pastor namin, siyempre. Pastor Samuntina, Stilito Samuntina, at saka si LD John, ganun. At shout out sa mga kaibigan ko dyan. Tsaka sa mga supporters ko sa YouTube channel ko. Ano, alright. Medyo konti pa lang pero grabe ang daming supporters na ano na, nagparamdam sa atin. Alright. Tsaka ano, salamat din po sa kay Sir Rick at saka kay Sir Daisy. Alright. God bless sa inyo. Huwag kalimutan yung wife mo, the only ayun yung love. Yun yung pinakauna kong sinabi. Oh. Bati na niya, kapangalan ko eh. Kapangalan pa rin ni Daisy. Nakapaya ko. Ko. Kaya nag-i-love you ako eh. Oh, ganun. Kaya rin siya may pagmalang hindi mag-i-love you. Si TJ, wala siya mapagsabihan for the meantime. Kasi nasa dreams pa niya eh. nasa panaginip pa. I love yous pa yung ano kay ano kay TJ. I love yous. Hindi pa daw ko buhay. Floral. Bueno, balikan natin si Daisy Boelter para sa pang-apat. Yes, huwag na nating patagalin pa. Pakinggan natin ang kanilang inihandang kanta ulit para sa atin. Song number 4. Ang pamagat po ay Handa Akong Magtiis. Hanggat di mo sinasabing
ako'y di mo namahan. Maghihintay ako kahit gaano man katagal, kung ito ang kailangan upang mapatunayan ko na dalisay ang pag-ibig ko sa'yo. Handa kong magtiis dahil lang puso ko'y ikaw. Ikaw ang nasa isip ko, hinahangad na makamit muli ang pag-ibig mo. Sabihin man nila na ba baliw ako, ito'y tatanggapin dahil mahal kita. Hindi ko na yata kayang mabuhay pa kung sakaling hindi ka na babalik sa piling ko. Saksi ang may kapal kung gaano kita kamahal. Ha? Handa ka na mag-tiis, TJ, ha? Sige ka. Girl of my dreams, kung kailangan, tapos oh. Ano pa yun, tapos ngayon, handa kang mag-tiis, eh, grabe. Ang swerte naman ng babaeng yan. Magkarugtong halin. Magkarugtong halin. Meron pa palang lalaki na tulad mo? Siyempre. Meron pa pala? Og sa Bisaya pala, talagsaon. Ha? Talagsaon. Talagsaon. Minsan lang.
TJ, dapat mag-seminar ka kay Rex. Seminar ka kay Rex. Marami kang matutunan. Hindi ba marunong magtiis? Hindi marunong magtiis. Maghanap ng iba. Hindi ako marunong tumiis. Wala yan. Ako. Maganda. Yung maganda. Tandem ni Junrey Escobilla and TJ, no? Renz. Alam kong marami silang mga followers sa YouTube channel. And kaya nga, iniimbita namin lagi sila kasi sa YouTube channel kasi, hanggang ano ka lang doon, you don't talk about yourself, di ba? Dito naman, yeah. We'd like to introduce our Philippines music people sa The Monitor ng PHLB Radio. Alright, so nasa mag-iisang oras na tayo. Marami pa kayong idadagdag, Junrey or TJ or Daisy? Mm-hmm. Idadagdag na ano? Dadagdag mo na girl of girls of my dream. Ay, mayroon ako isang shoutout pala. Sige. Oh, ano yun? Yung friend ko, mga friend ko na iba. Mm-hmm. Na hindi, sino? Hindi ko nababanggit. Kung sina Hill, mga kasama ko sa trabaho, Cedric, si Mike, at saka yung nasa China, si Yunes. At saka si Angelo, mga taga iFern, shout out po sa inyo. At saka si Riz, nasa Japan po yon. At saka yung si Dublin, nasa Switzerland. Mga friend ko sila. Saka si Michelle, shout out sa inyo. Yan po. So ngayon, kayo ko nang magtiis. Kaya mo. Ayaw mo nang magtiis. Alright, Daisy, dito tayo kay Junrey. Oo. Baka may dagdag Junrey. Pa siya. May dagdag ka pa, Junrey? Ano, sa mga shoutout mo? Walang sawang sumusuporta sa YouTube channel ko rin dun sa Bisaya, si Apple. At saka si DJ Victoria, magaling na DJ yan, nasa Bulacan sila. Sexy DJ. Sexy, ha? Magaling, sexy. Bagay kay si Rex yun. Uy, naku! Uy. Wag na wag mong mabanggit yan. Nabubuhay ah, na lang bagay. Dala mo sa akin yung ano niya. Picture. Account. FB profile maya. Agad. After this. Okay, ayos. Abi na po yan. Aha. Ha? Talaga? Nako. Okay. Para mga ganong tipong lalaki pa naman yung hanap niya. Mm-hmm. Okay. So, balikan natin si TJ sa kanya. Temporary lang ito, ha? Pamamaalam because we'll be inviting more yes. In the days to come. Ha? Kay TJ. Tapusin ninyo yung kaibigan para balik ulit kayo. Right. Okay. Mamamaalam mo na tayo, TJ, temporarily. Sige, paalam ka na muna sa mga followers mo. Marami pong salamat ngayon sa mga nanonood sa inyo. Salamat po ng marami sa mga pagsusuporta niyo sa akin. Hindi ko kayo kayang isa-isahin kasi marami po kayo. Kaya marami, sana ay di po kayong magsasawang susuporta sa amin. Right on. At saka nagpapasalamat din po ako kay Tol Junrey na napaka-humble niya at napakagaling niyang mag-arrange. At saka nagsasuggest siya sa akin kasi pag yung anong ikinaganda sa anong para lalong gumanda ng ang aming mga aking mga ginagawa. Yun po. Maraming salamat saka sa pamilya po ni Junrey na supportive din sa lagi pong nagsusuport din po sa akin ng kanta. At saka si Literal. Napakabuti po si Literal. Real Literal niya. Siya po lagi po siyang nag-share sa aking mga kanta. Kahit inaasar ko yun, pati si Lisa Wong. Napaiyak ko yun, pero bilib ako sa babaeng yun. Bilib ako. Napakabuting tao. Pogi mo kasi. Pogi na. Napaiyak ko yun sa mga biro ko kasi matindi ako biro eh. Pero bilib ako sa kanya kasi... Matibay. Matibay. Kaya...
Talagang mabuting kaibigan. Salamat. Kayang magtiis. Magtiis. Kaya kang pagtiisan, TJ. pati si Lisa Wong. Nga, parang napaiyak ko rin yan, pero yan pa rin sila palagi. Kasi kilala naman nila ako. Eh. You're right. Yan. Salamat sa inyo. Makamandag si TJ. Balikan natin si Daisy Boelter para po naman sa pamamalam ni Junrey Escobilla. Yeah, Junrey. Go ahead, Junrey. Ayan, maraming salamat po sa mga sumasabay-bay. Tama ba? Sa mga nanonood. Sumusabay-bay. Sumusabay-bay. Sa mga nanonood na lang. Ayun na lang. Kanang kusog kay mga namugtuba diha sa San Fran. Kaya mga palahubong ko ba? Sa family ko, salamat din. Salamat din kay Sir Rick at saka Ma'am DC. Thank you sa pag-invite niyo sa akin dito. Sana may susunod pa. You're right. Sure, it's an honor. Saka viewers, sana suportahan niyo palagi. Patuloy niyo suportahan ang programa nila ni Sir Rick at saka ni Ma'am DC. All right. Saka dito natin malalaman kung sino yung mga OPM na pwedeng pasikatin. Salamat sa lahat. Thank you. Thank you, Junrey. Thank you. Balikan natin si Daisy Boelter sa kanyang pamamalam din. Temporarily, babalik kami next week. Daisy? Yeah. What can I say? Bye-bye once again. And nag-enjoy tayo. Sana nag-enjoy rin na ating mga viewers. So, see you again next week, guys. Dito sa The Monitor. And thank you kay Febby Mateo. At saka kay Bon De Haro, thank you sa composition mo. Galing. Salamat. Bye-bye. Ciao. Oh, huwag ka na magsalita, Rex. Ando na sila. Ando na. Magpaalam ka na, Rex. Ando na sila sa Skooky. Ando na. Ano sila? Sila. Basta sila. Nagkita-kita na sila ron sa grupo. Magpaalam ka na, Hoy. Hindi, nakita kami ni Bonnie kagabi. Ano ka ba? Basta nakita na sila doon, ang grupo nila doon sa Chicago, Illinois. Bueno, okay. Mga kababayan, walang kaba. Sa ngalan din po naman ni Daisy Boelter, sa ngalan ni TJ Ren, sa ngalan ni Junrey Escobilla, sa ngalan po naman ni CEO Johan Saison, Jana Saison, and Dr. Flora Saison, at sa lahat po naman ng mga anchor person ng PHLV Radio Las Vegas. 44 na kami on your show. Wow. Sa YouTube, sa FB, at marami po ng platforms. Inyo po namang abang lingkod. Di ko nasasabihin ang pangalan ko. Sawa na siguro kay sa akin. Ano? Hanggang next time, next week, dito pa naman sa PHLV Radio. Sabi dito sa text message ko, oy, banggitin mo yung pangalan mo, di ka namin kilala. Sabi, okay. Rex Ricarte po lamang, inyong abang lingkod. Hanggang next week! Masaganang summer, Philippines at America and Canada. Bye! Thank you.